Ayang lira, ipaninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag sa ating mga kaaway. Tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Paninyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong umusbong ang lalong marami pang Kristiyano mula sa dugong dumanak sa mga martir. Ipagkaloob mo ang iyong pinagpupunlaang simbahan ay masaganang mapag-anihan mula sa dugong dumanak dito na galing kina San Carlos at mga kasama sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Pinasasalamatan kita at pinupuri, O Panginoon, pinupuri kita. Nang ako'y bata pa, bago pa ako naglakbay, ang lagi ko nang dalangin ay pagkalooban ako ng karunungan. Nagpunta ako sa templo at siya ang aking hiniling. At siya, kung kinanapin, magpahanggang wakas. Mula sa aking kabataan hanggang sa aking pagtanda. Ang karunungan lamang ang kagalakan ng aking puso. Mula pa sa aking pagkabata, sinikap ko ng mamuhay ng matuwid. Masundad ko lamang ang landas ng karunungan. Nagsisimula pa lamang ako makinig, ay nakantan ko na ang karunungan. Sa gayon ay nakatuklas ako ng maraming aral. Lagi kong sinikap na matuto at nagpapasalamat ako sa lahat ng nagturo sa akin. Ang aking panatay, mamuhay ako ayon sa tuntunin ng karunungan. At sinikap kong laging gumawa ng mabuti. At ito'y hindi ko pagsisisihan magpakailanman. Sinikap kong mabuti na mag-angkin ng karunungan. At naging maingat ako sa aking pag-uugali. Lagi kong kinilala ang aking kakapusan sa bagay na ito. Kaya't sa Diyos ako humihingi ng tulong. Siya ang aking nilulunggati ng aking puso at natagpukan ko sa Kanya sa pamamagitan
ng malinis na pamumuhay. Umunlad ako sa karunungan mula pa nang siya'y aking natagpuan at hindi ko na siya hihiwalayan kailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang tuntuning ibinigay ng Poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Ating kabutihang lugod ay nasa loobin ng Diyos. Yaong paggalang sa Poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati, pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais, higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit, matamis pa kaysa pulot. Sa pulot na sakdal tamis, kahit anong pulot ito na dalisay at malinis. Ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Nawa sa inyo'y manahan, salita ni Kristong banal, upang siya'y pasalamatan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, pumunta na naman si Jesus at ang mga alagad sa Jerusalem. Samantalang si Jesus ay naglalakad sa templo, nilapitan siya ng mga punong saserdote at mga iskriba at ng mga matatanda ng bayan. Tinanong siya, ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito? Sumagot si Jesus, tatanungin ko rin kayo. Pag sinagot ninyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbinyag? Sa Diyos ba o sa mga tao? At sila'y nag-usap-usap. Kung sabihin nating mula sa Diyos, itatanong naman niya sa atin, bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan? Ngunit kung sasabihin nating mula sa tao, natatakot naman sila. At baka kung ano ang gawin sa kanila ng mga tao, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya't sumagot sila kay Jesus, hindi namin alam. Sinabi ni Jesus sa kanila,
hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa na mga ginagawa ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Ang ebanghelyo po natin sa araw na ito ay karugtong po ng ebanghelyo po kahapon, kung saan po ay habang si Jesus ay naglalakad ay kanyang sinumpa ang isang puno ng igos at kinabukasan ay namatay. At kasama po noon sa kwentong yon ng ebanghelyo, nang si Jesus po ay pinagtataob po niya ang mga namimili sa may templo. Yung mga nagpapapalit na salapi, yung mga nabebenta ng kalapati, yun ay kanyang pinagtataob at sinabi niya, ang bahay ng aking ama ay bahay dalanginan. At ngayon po sa ating ebanghelyo, nilapitan si Jesus ng mga pariseo at iskriba at tinanong, sino nagbigay sa iyo ng karapatan na gawin ang iyon? Hindi pa sinasabi ni Jesus sa kanila, sino ba talaga siya? Pero, bakit ginawa ni Jesus yun? Dahil, siya ay naninindigan sa tama. Nakita niya na yung gumagawa ng pagbebenta ay mali. Bakit mali? Mali ba ang magbenta? Hindi naman. Pero, yung mga nagbebenta ho sa templo, bakit na ang kinagagalit ni Jesus doon ay imbis na maging convenience sana sa mga tao, ginagawa nila ngayon na iniisahan yung mga tao. Kaya ho, yung mga binibenta ho nilang kalapati doon para sa paghahandog, overpriced. Kaya nga sinabi ni Jesus, naging ginawa niyong pugad ng mga magnanakaw dahil imbis na sana yung pagbebenta nila ay para sa convenience ng mga tao na hindi na sila maglalakbay mula sa malayong lugar na daladala yung mga baka nila, magbibili na lang sila roon para sa paghahandog nila. Ang ginawa, overpriced. Nilalamangan at iniisahan ang mga tao na nais maghandog ng alay sa Panginoon. Maganda rin po no sa atin bilang Kristiyano na tayo din ba? Naninindigan ba tayo sa tama at mabuti? Kaya ba nating sabihin bilang mga Kristiyano na tayo ay tatayo sa ano ang tama at magsalita laban sa mali? O mas gustuhin na lang nating manahimik? Ang pinagdiriwang po nating santo po ngayon, si Charles Lwanga at ang kanyang mga kasamang martir, sila din po ay nananindigan sa tama. Ang tanong tama ang kanilang pinanindigan, ang kanilang pananampalataya. Kahit buhay po ang naging kapalit, sila po ay nanindigan sa kanilang pananampalataya at hindi ho tumalikod sa pananampalataya nila kay Jesus. Kaya magandang paanyaya po sa atin bilang mga Kristiyano po ngayon na huwag matakot tumayo sa tama. Huwag matakot magsalita pag may nakikitang pangit o mali. Huwag matakot. Kaya po, ang mga martir, pahayala rin ho sa atin na maging malakas ang loob. Huwag matakot na manindigan para sa ating pananampalataya. Huwag matakot no, na ipahayag si Jesus sa lahat. Kahit minsan may mga taong uusig sa iyo, sige lang. Dahil mahalaga sa atin, si Jesus ang nakakakita sa ating buhay.
At ang taong nanindigan sa katotohanan ni Jesus ay sinasabi niya, ayan ang isa kong tapat at mabuting alagad. At ito po sana ang naisin natin, maging tapat at mabuting alagad ni Jesus. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nangungusap si Kristo sa atin ng mga salitang may walang hanggang kapangyarihan at gawaing nakapagpapagaling sa pamamagitan niya. May pananalig tayong manalangin, Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang simbahan, naway makapangyarihang ituro ang walang hanggang katotohanan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang mga pinuno ng daigdig, naway huwag maging matigas ang mga puso na parang bato sa kanilang pakikinig sa tinig ni Kristo sa mga pangyayari sa ngayon. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Yaong mga nag-iisip na pumasok sa buhay relihiyoso at magtalaga ng kanilang buhay sa Diyos, naway sundin ang kalooban ng Diyos na itinakda sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Sa pamamagitan ng ating malinis at banal na pamumuhay, naway mapawi ang mga impluwensya ng masasamang espiritu sa ating lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Makapangyarihang Ama, ibinigay namin sa iyo ang aming mga pangangailangan at nananalangin kami ng may pananalig sa iyong tulong at awa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ng mga alay, ay nagsusumamo na maganap nawa namin ang paglilingkod na ito, katulad ng mga martir na ginawaran mo ng kakayahan na mamatay kaysa ikaw ay talikdan. Kami naway makapaghandog ng may kaloobang nakatalaga sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na sina San Carlos Luanga at mga kasama ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila ay mamatay. Sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo
sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilohod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Saka sa Diyos ang mabuting gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo
ilagak. Pag nagtiwalay, tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag. Katulad ng araw kung tangkaling tapat. Umasa ka sa Diyos ang mabuting gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Sa harap ng Diyos pumanatag ka, maging matiyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kaingitan ang gumiginhawa sa likong paraan, umunlad man sila. Umasa ka sa Diyos ang mabuting gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, ang pangarap mo ay makakamtan. Umasa ka sa Diyos ang mabuting gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. At pangarap mo ay, at pangarap mo ay makakamtan. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Kailangan ay 0 to 7 years old ang edad. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa record office ng parokya na matatagpuan sa ground floor Cardinal Sin Building mula 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaring hanapin sina Miss Shirley o Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye. Maraming salamat po. Patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa pagsusuot ng tamang face mask.
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluhan na namin ang banal na pakikinabang sa paggunita sa mga martir na hindi naigupo ng kamatayan, kami nagsusumamo na ang nagdulot sa kanila ng paninindigang magtiis ay magbigay din nawa sa amin ng pananampalataya at pag-ibig sa gitna ng mga dapat pagtiisan dito sa daigdig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong tinamadayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin.